Paano nga ba lagyan ng subscribe logo ang ating video? Lagyan ng pointer, tapos bell, tapos cursor. Yan. Tapos pasok natin sa video natin. So kung gusto niyo malaman, panoorin niyo po itong tutorial na to hanggang sa huli. At marami po kayong matututunan dito. Tara, umpisahan natin. So una, pindutin nyo muna itong positive sign na to. Tapos, select the aspect ratio of the project. Pipiliin nyo yung naka-landscape, yung 16:9. Ayan. Tapos, pindutin nyo yung background. Ayan, tapos pili lang kayo ng any color dito. Papalitan na lang natin siya mamaya. So, for example, ito, color white. Then, click check. Ayan, tapos, pindutin nyo itong box na yan. Tapos, ito, para palitan natin siya ng kulay green. Pindutin nyo ito. Ayan, then, select color green. Tapos, check. Ayan, tapos balik lang muna natin siya sa unahan. Tapos pahabain natin to. Let's say gawin natin mga approximately 15 seconds. Ayan, kahit hindi siya saktong 15, okay. Tapos check. Ayan, tapos balik natin ulit sa unahan. Tapos, kukunin natin yung subscribe logo natin. So, click layer. Tapos, click media. Ayan, tapos yung subscribe logo natin. Ayan. Tapos, itong subscribe logo natin, ipapantay natin siya dito sa 15 seconds din. So, yan, pantay natin 15 seconds approximately na naman, okay lang kahit sumobra yun. Ayan, tapos babalik natin siya ulit, tapos check. Yan, tapos palitin natin ng konti yung subscribe logo natin. Click nyo muna tong nasa baba na yan, tapos palitin natin ng konti. Yan. Tapos dadalhin natin siya bandang kaliwa. Yan. Dapat nakalitaw siya ng konti para madalaw natin siya mamaya. Yan. Tapos lalagay natin 'to. Let's say sabihin natin mga 5 seconds. Yan, 2 3 4 5. Ayan. Tapos, pipindutin nyo yung susi, bandang kaliwa. Ito. Ayan. Tapos, pindutin nyo yung bilog na to na may positive sign. Ayan. Tapos, galawin nyo yung subscribe logo nyo, dalhin nyo sa gitna. Tapos, click check. So, ayan. Tingnan natin. Balik muna natin to. Then, play natin. Ayan, kumagalaw na siya. So, ayan. Pwede rin natin siyang, ano, yung ibang movement naman. Pakita ko sa inyo, no. Tatanggalin muna natin yung ginawa natin kanina. Click nyo lang to. Tapos, itapat nyo lang to dun sa color red. Yan, yung bilog na color red. Itapat nyo lang siya. Tapos, pindutin nyo yung susi sa kaliwa. Tapos, itong bilog na may negative sign. Ibig sabihin yan, remove. Tatanggalin natin siya, remove. Para mawala yung animation niya. Remove. Tapos check. Ayun, balik natin ulit dito. Tingnan
tapos play. Ayan, hindi na siya gumagalaw. So, ayan. Tapos, ngayon, papakita ko sa inyo kung paano siya paggalawin ng ibang movement naman. Ito. For example, ayan. Let's say, move natin ng 2 seconds. Ayan. Tapos, katulad nung kanina, click nyo yung susi dito sa kaliwa. Ayan. Tapos, pindutin nyo yung bilog na may positive sign. Ayan. Tapos, galawin nyo yung subscribe logo pataas. Ayan. Tapos, imove nyo ulit to. Lagi natin sa 4 seconds. So, every 2 seconds yung movement nya. Ayan. Tapos, click ulit yung susi na may positive, yung bilog na may positive sign. Ayan. Tapos, ibaba naman natin yung logo. Ayan. Tapos, lipat naman natin to sa 6 seconds. 6 seconds naman. Ayan. Ay, sobra. Ayan, 6. Tapos, ay, sobra. 6 lang. Ayan. Ayan. Tapos, pindutin ulit yung bilog na may positive sign. Tapos, itataas natin ngayon yung subscribe logo. Ayan. Tapos, lipat naman natin siya sa 8 seconds. 8 seconds. Ayan. Tapos, pindutin ulit yung bilog na may positive sign. And then, baba natin hanggang sa mawala siya. All the way down. Ayan. And then, click check. Ayan. Ayan, tingnan natin. Balik natin siya dito. And then, play natin siya. Ayun. Kumagalaw na. Okay, guys. So, delete muna natin yung ginawa natin. Pindutin nyo lang itong subscribe na yan. Tatapat nyo siya dun sa may color red. Ayan. Pindutin nyo yung susi. Tapos, itong bilog na may negative, yan. Ibig sabihin, remove. Click nyo lang yan. Okay, na-remove na yung movement nyo na yun. Tapos, yung isa naman. Yan. Then, click itong may negative sign na bilog. Ayan, natanggal na siya. Tapos ito pa. Click nyo lang siya. Click nyo lang yung may negative sign. Ayan. Ito pa, meron pang isa. O, click ulit itong may negative sign. Ayan. Tapos check. Click check. Ayan, nawala na yung animation niya yan. Let's play natin siya. Ayan, nawala na. So, ngayon, gagawin natin yung 5 seconds na diretso lang siya na ganyan. So, ulitin natin yung kanina. Pindutin nyo lang to. Tapos, lagay natin sa 5 seconds. Tulad ng ginawa natin kanina yung una. Ayan. Tapos, pindutin natin yung susi, bandang kaliwa. Tapos, itong may positive sign na bilog na to. Tapos, lagay natin siya bandang gitna. Ayan. Tapos, click check. Okay. Ayan. Subukan natin. Ayan. Ayan. Ngayon, lalagyan naman natin siya ng pointer. Ngayon, kung saan nag-stop yung subscribe, yan, nag-stop siya dun, no? Pwede rin natin siya tingnan dito. Click nyo lang yan. Ayan yung may color red na yon, yung bilog. Yan, tapat nyo lang siya dyan. Tapos, maglagay tayo ngayon ng arrow, yung pointer. Yan. Click nyo lang yung layer. Tapos, yung na-download nyo, yung na-download nyo na arrow, yung tinanggalan nyo na ng background. Then, punta tayo ng media. Tapos, yung arrow pointer. Ayan, arrow pointer.
Siyempre, paliliitin natin siya ng konti. Ayan. Tapos, ibababa natin siya dito. Dapat nakalitaw siya ng konti para magalaw natin siya mamaya. Ayan. Tapos, click natin yung check. Ayan. Tapos, click nyo lang yung arrow na yan. Lagyan natin siya ng movement. Lagyan natin mga, di ba 5 seconds yan. Mag-add tayo ng 2 seconds. So, 7 seconds. Lagyan natin 7 seconds. Ayan. 7 seconds. Click mo yan. Arrow. Tapos, yung susi. Ba't ng kaliwa? Katulad ng ginawa natin kanina. Ayan. Tapos, ito may positive sign. Click mo lang. Tapos, galawin na natin yung arrow. Lagay natin siya dun sa subscribe logo. Ayan. Tapos, 7 seconds. Additional 2 seconds. Mag-add tayo ng 2 seconds. Para dun sa pagbaba naman niya. So, lipat lang natin siya sa 9 seconds. Ayan. Tapos, pindutin nyo ulit yung positive sign. And then, ibababa nyo na siya si arrow all the way down. Ayan. Wala na siya. Then, click check. Ayan. So, tingnan muna natin. Play. Ayan. Tapos yung arrow. Ayun. Diba? Ngayon, lalagyan naman natin siya ng sound. Yung snap sound. Ayan, di ba? Snap sound naman. Tingnan natin kung saan nag-point yung arrow dun sa subscribe. Dun natin lalagyan yung sound. Ayan. Tapat lang natin siya dyan. Tapos, punta tayo ng audio. Audio. Kung wala pa kayo naka-download na snap sound, pwede nyo i-download dyan. Punta lang kayo dito sa may parang bahay na to. Click nyo siya. Tapos, sound effects. Ayan. Tapos, hanapin nyo yung snap sound dyan. Then, download nyo lang siya. Ayan, tulad nyan, switch. Yung may free. Ayan, pwedeng i-download dyan. Yung snap sound, hanapin nyo lang siya, ha? Meron na ako, eh. Tanggalin ko na to. Ito na ako dun sa snap sound. Ayan, snap sound. Ayun. Then, click positive sign para pumasok siya dun sa in-edit ninyo. And then, click check. Tapos, i-zoom muna natin para maklik natin yung audio natin dito. Ayan. Tapos, click nyo yung kulig rin na yun, yung snap. Lakasan natin yung sound niya. Ito, yung volume. Ayan. Nasa 100%. Medyo lakasan natin kasi mahina yung sound kanina. Ayan. Todo na natin. Then, click check. Ayan. So, try natin. Medyo delay yung ano natin, yung sound natin, no? Gagawin natin, isasakto natin siya. Kasi itong sound effect na to, kung mapapansin nyo, ayan, yung pinaka-sound niya nandito pa lang. Yung pinaka-equalizer niya. So, yan, itatapat siya. Itatapat natin siya dun sa pag-akyat niya. Ayan, dito natin siya itatapat. Para magawa nyo yan, click nyo lang yung snap sound na yan. And then, i-long press nyo. Tapos, ilipat nyo siya banda dito. Ayan. So, try natin. Ayun, sakto na. And then, zoom in natin ulit.
sakto na siya. Sakto niya yung, sakto na yung sound niya dun sa ano, paggalaw ng pointer natin. Ayan. Tapos, ang next na gagawin natin, ayan, pagkawala ng arrow, bawasan muna natin to. Hindi. Ayan, nawala yung arrow dyan. Ayan. Dito tayo natapos, dito sa arrow na to. Ang gagawin naman natin, lalagyan natin siya ng bell. So, yung bell, dito lang makukuha. Kahit sa text lang, pwede tayong kumuha. Kahit eh, napunta tayo dito sa layer. Click layer. And then, itong text na to. Click text. Tapos, dito, ito yung may smiley na to. Meron tayo dyan. Ayan, diba? Hanapin lang natin yung bell. So, kung mahanapin nyo siya, dito sa baba, ayan, maghahanap kayo. And sa akin, nandito. Ayan. Ito, bell. And then, click OK. Tapos, lakihan muna natin yung content. Ayan. Tapos, itatapat natin siya dito. Pagsanod na subscriber. Ayan. Ngayon, lalagyan natin siya ng animation. Click in animation. Tapos, lagay natin slide right. Slide right click. And then, check. Ayan. So, tingnan muna natin. Ayan, lumabas na yung bell. Slide right. So, ayan. Pagkalabas ng bell, ayan. Labas niya. Kukuha naman tayo ng hand cursor para pindutin niya yung bell na yan. So, ayan. Tatapat niyo lang siya kung saan pagkalabas ng bell na yan. Ayan. Pagkalabas niya, then stop tayo dyan. Ayan. Tapos, click layer. Let. Then, media. Tapos kunin natin yung hand cursor natin. Ayan. Tapos dito muna natin siya. Tapos baba natin siya dito. Tago natin ng konti. Ayan. Tapos lagyan natin siya ngayon ng animation. So dapat mga 2 seconds din. So ilipat natin to. Mga 2 seconds lang. So 10. Lagyan natin 12. Ayan, 12. And then, click natin yung susi. Then, click natin yung positive sign. Tapos, galawin na natin yung hand cursor natin. Tapat natin dun sa bell. Ayan. Tapos, ibaba naman natin yung hand cursor. Lipat natin siya ng time 14 seconds na tayo niyan kasi 12 siya ngayon. Lipat natin siya sa 14 seconds. Ayan. Tapos, click nyo yung positive sign. Then, baba nyo na yung hand cursor all the way down. Ayan. Para hindi na siya makita. And then, click check. Ayan. Tignan muna natin. Ayan. Tapos, yung hand cursor bumaba. Ayun. Ngayon, lalagyan naman natin siya ng yung kumakalimbang yung bell. Pagalawin natin yung bell. Ayan. Titignan natin yan. Ayan, tapat natin yung hand cursor dun sa bell. Ayan, dyan, pagkadikit niya. Ngayon, yung bell naman yung lalagyan natin ng animation. So, ayan, click niyo lang to yung bell, kulay orange. And then, click niyo yung scissor. Tapos, split at playhead. Ayan, split at playhead. And then check.
Tapos ito, tanggalin muna natin siya ng animation, yung pangalan, itong pangalawang bell. Tatanggalin natin yung in animation niya, yung slide drag. Lagyan natin none. And then check. Ayan. Tapos, pagka-click ng hand cursor, dapat gagalaw yung bell. So, pagbaba ng ganyan, konti, ayan. Dapat gumalaw na yung bell. So, click nitong pangalawang bell na to. Ayan. Tapos, click natin yung susi dito sa kaliwa. Tapos, itong positive sign na to. Ayan. Tapos, galawin na natin yung bell. One. Ayan. One muna. So, nasa kahit every 1 second lang yung galaw niya. So, 12.2 na siya. Lagay natin 13.2 or 13. Okay na yan. Ayan. Click natin yung susi. Gagalaw natin siya ulit. Tapos, lipat natin siya ng 14. Ayan. Tapos, click natin yung positive sign. Tapos galaw. Ayan. Tapos check muna natin. Ayan. Habaan muna natin to. Nagkulang yung ano natin. Ayan. Lagay natin sa 15. Try natin. Ayan, kumalaw na. Ngayon, lalagyan naman natin siya ng sound, yung bell sound. So, pagkapindot niya, ayan. Pagkapindot niya, ting. Ayan, pag. Ayan. Lagyan natin siya ng bell sound. Add audio. Tapos kunin natin yung bell sound natin. Ito, bell sound effect. Ayan. Then check. Ayan. Tapos medyo malakas yung bell natin. Hinaan natin ng konti. Ayan, click bell sound. Then click nito, and then lagyan natin siya sa 50%. And then check and try natin from the start. Ayan. Ganun lang siya kasimple, diba? Ngayon, papakita ko naman sa inyo paano siya ilagay dun sa video nyo. Tapos, sisave nyo lang siya. Pindutin nyo lang to. Export siya. Ngayon, gagawin natin, ilalagay natin yan dun sa video natin. So, kuha tayo ng video. Ayan. Panibago tayo. Click positive sign na to. And then, itong 16:9. Tapos, kuha kayo ng video nyo. For example, ito. Ayan. Tapos, 720 copy. Okay. Yeah.
nagpa-play yung video, tapos papasok yung ginawa natin. Ayan, let's see. Diyan natin siya papasok. Dito after 1 second. Click layer. Then media. Then yung export natin. Export. 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 Tapos yung ginawa natin kanina. Click nyo lang to para ma-full screen natin siya. And then, ito. Ayan. Tapos, click check. And then, pindutin muna natin ulit tong green na to. Yung chroma key, tatanggalin natin. Yung enable natin siya, chroma key. Ayan. Enable chroma key and then check. Ayan. So play natin siya. Ayan guys, ganun lang siya kasimple. So, sana may natutunan kayo sa video na to. At sa mga baguhan dyan, tuloy nyo lang yung pag-aral dyan mag-edit sa KineMaster. At explore nyo lang siya nang matutunan nyo yung ibang features niya. Ayan, kung may natutunan po kayo sa video na to, don't forget to like and subscribe para mapanood nyo pa po yung ibang basic tutorial na gagawin ko. Ayan, maraming salamat po sa panonood.